And I'm back mga kahabi. So for today's video, another kaalaman na naman. And this is Gabby Talk Vlog number 3. So for today's video guys, gagawa tayo ng isang tutorial kung paano ba ipack yung ating mga gapi. Ma'am, galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Especially kung magpapadala tayo doon sa malayo, no? Na umorder sa atin. So napakalaking tulong nito guys kung marunong kayo magpack ng isda kasi naiiwasan natin yung damage, especially kung mapipending pa to sa mga shipping company na pagsisipan natin. Galing ah! So sana ipanoorin nyo to, especially sa mga newbie na katulad ko, no, na nagpapaship doon sa malayo. So very helpful itong tutorial na to. Galing ka rin ba? Ito nga, shout out ko lang yung mga umorder sa atin, no? All the way from Albay. We have Irvin Julius. We have Sasha Gapi. Kay shout out kay Boss Sarge Sinogba. And we have Sir Aukiji, Gapinis from Legazpi City. Si Sir Aukiji, no, pag-start pa lang natin ng Gapi, medyo kilala na natin yan. So, very thankful tayo na kumuha sila sa atin ng isda for Outcross. No? Kinasaludo ang kita. Hey! Para mas gumanda pa yung linyada nila. Okay? So, without further ado, let's start this tutorial. So sa mga nagtatanong kung ano yung size ng cellophane or wrapper na gagamitin natin. So ito, bumili tayo ng 4x10 na size ng wrapper. Okay? So sa gustong bumili, nabibili naman natin to sa mga market. So hanapin lang yung size na 4x10. Madal-dal ka eh! Okay, so next natin i-prepare is itong ating marker. Yan. So gamit na gamit itong ating marker kasi lalagyan natin ang pangalan, yung wrapper or cellophane doon sa may-ari ng gaping pagdadala natin. Okay? So pangatlo guys, kailangan natin to yung methylene blue para iwas stress sa isda. Pero sa akin, gumagamit lang tayo ng malinis na tubig. Make sure na nakastack yung tubig. Tapos lalagyan natin ng asin. Malakas po yung garden engine ko sa likod. Alright mga kahabi, so ito na yung ating malinis sa tubig. Nandito yung ating dewing tank. Noon dyan natin lalagay yung ating isda na i-repack. Tapos of course yung ating cellophane and yung ating marker. Okay, so lalagyan na natin siya ng tubig. Dahan-dahan lang. So yung mga nagtatanong, gaano ba karami yung tubig na ilalagay natin? So ito yung proper procedure na nakita rin natin sa ibang mga breeders or groomers. Make sure na pag half yung tubig na nilagay natin, half rin yung hangin na i-compress natin dito. So hindi siya dapat sobrang marami, hindi rin siya pwedeng kaunti lang yung tubig na ilalagay. So dapat pareho. Half na hangin at half na tubig. So, kailangan ka natin itong dagdagan. Ayan, so sakto na yan. Pagsayay ko pa lang sa'yo eh. Nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Tapos, kukunin naman natin yung isdang. Ibabalot natin. Parang meron tayong so, dahan-dahan lang para hindi makakilala isa. So, actually, mas malaki pala yung net natin. So, shout out nga pala sa kasamahan ko na gumawa nito. Siya, bago kasi ito rito. No? Si Brother Joshua Dablo. So, maghahanap muna tayo ng net. So, ito pa rin natin ito.
another one. So medyo malaki pa rin, no? So wala tayong choice kundi kukunin natin yung isda. So dahan-dahan lang. Will you please repeat it? Okay, so andito na yung isang isda natin. Siya lang yung ilalagay natin dito. Isang tips pala kung magpapaship tayo, especially kung malayo. Yung strategy ko is, sineseparate ko yung ating mga male at female, tapos hindi natin siya pinapakain good for more than 24 hours, no? Para maiwasan natin yung dumi dito sa tubig, at para maiwasan rin natin yung ammonia na nagkukos ng pagkamatay ng ating yacht. So after nito, so pull natin yung tulok. Tapos ihap natin. Tapos handa natin baba para makompress yung hangin. Make sure na half yung hangin. Half yung tulik. Again guys, this is a sample only. So sample lang natin to. Ayan. Tapos make sure na mag-iba yung pagkakatali. Saktong-sakto naman. Again, this is a sample only. Make sure na half dito yung hangin at half rin yung tubig. So, hindi pa to tapos. Maglalagay rin tayo ng isa pa. Okay? Para mas safe rin yung isda natin. No? Kasi may tendency kasi na ano itong cellophane natin. Ang tawag dun. Basta, sasabog yung ano natin, cellophane. Wow naman! Wow! Wow! So, itong isang cellophane, gaganito lang natin para hindi siya maano. Or mas madali siya pakaspin. So, kabalikan natin lalagay ito. Ito nang nirap natin dito sa pangalawa. Okay, so ipapasok natin siya. So, papasokin nyo sa nakarap na unang cellophane natin, wala ka. Medyo may hangin pa ito. So, yung gagawin nyo lang is, ipocompress nyo lang yung hangin para umabot yung hangin dito. At mas makompress natin yung isda sa ilalim. Okay? Ayan, compress natin. Ilan lang natin yun. Pasok natin isda. So, after nito, uulit natin yung procedure ng una. Ito na yung ating kakasiguro tayo na safety yung isdang isiship natin kasi safe yung pagkakarap. So this is very important, no? Yung magpa-ship tayo. So ilalagay pa rin natin yung iba sa ibang wrapper para mas maganda. Okay? Okay guys, so ito na yung ating na-wrap sample na ipapadala natin or ipapaship natin. So hopefully, makatulong tong idea na to or tutorial na to, especially sa ating mga breeders na magpapaship doon sa malayong lugar.
Eh, parinig ka nang parinig. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-like, subscribe, at i-hit na rin ang notifications bell para updated kayo sa next video natin. Thank you so much. Natutulog ako na agad sa inyo kung sa mga radyo.